ano, sorry sa akin. Nanghingi ka rin ng sorry sa babae. Ano ka, Duwalsen? Ang sabi ko sa kanya, bakit kailangan pa natin magsagitan lagi? Napakaano niyan, ma'am, kasi ay isa pa, lagi kasi naglalasing yan. Na wild, nag-wild din lagi, ma'am, kasi lagi nagiinom yan. Wow! Ang galing mo! Ang galing mo! Talaga. Ma'am, good afternoon. I-explain niyo po sa amin kung ano po ang inyong inireklamo. Yung kinakasama ko pa kasi, pinalayas po kasi ako nung 24. Tuloy matagal na po siyang nagkakaroon ng third party sa pamangkin ko. 3 years na po. Nung last namin, sabi ko kasi dapat mag-settled kami para lang sa bata or sa ano. Eh, ayaw niyang humarap sa barangay. So may anak po kayo? Opo, yung isa po, okay. 15 years old. Tapos, nung ano, sinabi ko po sa kanya na kasi pinamukha sa akin na parang wala akong kwenta, parang wala ng respeto sa ano, sarili, yung halos na ako magmakaawa sa kanya na itigil na kasi aayusin natin kung ano. Ang gusto kasi niya pera. Hindi naman sa ganun na ano kasi may online business po ako. Okay. Ang gusto niya may option kasi siya eh. Kung yung kita ko, paalam sa kanya, okay kami. Binubugbog ka? Okay. In 19 years po, ganun lang po yung ano namin. 19 years kayo nagsasama? Okay, sige ma'am. Tapos, ang mangyari, kasi siya kasi nagdala din sa pera ng babae. Papayag siya, pupunta siya dito sa akin, kung ang ano ko, yung kita ko, iipunin namin. Okay. Ano ako? Bakit kailangan bang anuhin? Kasi yung sabi ko sa kanya, pwede naman, ba't ako magtitiwala sa'yo? Kasi meron din akong nabasa sa kanila na yung pera ng babae nasa kanya eh. So, ito pong kapartner ninyo na si Sir Rolly. 19 years kayong magkasama. Opo, ngayong September 14. Ngayong September. Pinalayas ka na niya ng July 24? Opo. Tama ba? Pinalayas po niya ako kasi parating na yung ano. Yung pinakasama na niyang bago or girlfriend niyang sinakal bago. Sinakal niya ako eh. Kaya umalis na ako, baka pamamatay pa ako sa ano niya. Kasi, nagreklamo ba kayo sa polis, ma'am? Wala po. Kasi ano po yun, mayabang po yun eh. Hindi kaya ng ano namin yun eh. Okay. Natatakot po ako dyan eh. Sige po. Si Sir Rolly po ay hindi naman po siya police or barangay tanon hindi din po, naman pero po. Pero mayabang lang. Police-pulisan po. Police-pulisan lang. Sige sa kalsada. Po. Sige po. Okay. Company driver, attorney. Kaya nga eh, police-pulisan. Grabe naman yung police-pulisan. So sa 19 years na magkasama kayo, ma'am, ano mga properties na pinag-uusapan natin dito? Kasi parang yun po ang inyong gustong mangyari, no? Na makuha ninyo kung ano yung share ninyo at pati po yung share niya sa bahay, tama ba? Opo. Okay, sige. So ano po yung mga properties na ano, ma'am? Yung may ano kasi kami doon lote sa ano sa Cebu eh. May lote pero nabili namin yun, ma'am. Kasama na namin yung nagsama na po kami. Tapos yung bahay po namin doon sa pinagawa namin bahay nung last year sa ano po sa pamama niya po sa Mindanao. Mindanao. Oh, okay. Meron po kaming lote din doon sa Pagadian. Sa ano ko naman din yun sa side ko naman din yon. Pero siyempre ano din namin yon. Kanino nakapangalan yung mga properties na yan? Yung para property namin, ma'am. Yung sa ano, pangalan namin. Pangalan namin dalawa. Lahat? Opo. Okay. Pero hindi ko sure kung may ano. Tapos yung bahay namin dyan. Saan pong dyan? Diyan sa Maynila po. Ah, meron kayo dito sa Maynila? Oo. Okay. Nagpapagawa po kami nung last kasi nasuhugan kami. Mm-hmm. Amin din po, dalawa din po kami yung sa tagin niyan, dalawa. Ah, okay. So lahat naman pala, ma'am, clear cut, kayong dalawa ang bumili lahat niyan. Meron ba kayong business na pinaghahatian or wala naman? Online lang po ako eh. So sa inyo lang talaga yon. At least clear na sa inyo lang talaga yon. Hindi, meron naman din siya doon kasi nagtatrabaho naman din siya. Pero yun po, hindi yun issue. Ang gusto niyo lang is yung mga lote at mga bahay ninyo. Good afternoon po, Sir Rolly. Siguro naman kilala niyo po si Ma'am Richelle, ano? Nandito po si Ma'am Richelle dahil inirereklamo po niya. Unang-una ay sinasaktan niyo daw po siya at yung yan, may mga pasapo si Ma'am Richelle. At bukod pa po dyan, ay pinalayas niyo po siya sa inyong bahay na dalawa at gusto po niyang makuha sana ang kanyang hati or share doon sa inyong mga properties. So, ano pong masasabi niyo doon, Sir Rolly? Doon po sa ano, ma'am, ano? Actually, ma'am, hindi naman po ko po siya sinasaktan eh.
siya po lagi nag-i-strike sa akin ng una. Tapos, nung nag-police station pa nga siya, inuuntog niya yung ulo niya sa poste. Tapos pagdating ng police station po, sabi niya binugbog ko. Sinabi ko doon sa police station. Kasi, actually, nakikita rin ang anak ko yon na hindi ko siya sinasaktan. Tapos pagdating niya ng police, ang sabi niya sa akin na sinaktan ko siya. So, ang sabi ng police sa akin, sabi ko, sir, nakita po ng anak ko yan, hindi ko sinasaktan yan. Sabi ng police sa akin, sir, kahit sabihin mong hindi mo sinasaktan, dahil nandito kayo sa akin ngayon, dumulog dito, pag nagkakaso, dahil nasa uras pa, dadamputin ka namin. Sabi ng police po sa akin, okay po sir, walang problema, pero nandyan yung anak ko, sir, hindi ko naman pa talaga sinasaktan yan, sabi ko. Tapos pangalawa, ma'am, yung sabing pinalayas ko po siya, hindi ko po siya pinalayas. Siya po ang kusang umalis. Actually, pag pasok po kasi ako ng trabaho eh. So, umalis na po ako sa trabaho. Pag uwi ko na lang, yung anak ko nag-message sa akin. Tapos si mami hindi umuwi. Umalis na, okay. Opo, hindi umuwi. Tapos sabi, umalis daw po is dala po yung bag. Sabi ko, okay po, nak, sige po. Nang ingat ka dyan. O, yan po yung sabi ko. Tsaka yung sabi niya sa property, ma'am. Okay, no problem, ma'am. Kasi sabi ko naman sa kanya yon na kahit dati sa akin lang yung pera na yon, wow, dahil magkasama kami, walang problema po. Kasi po, sa totoo lang, ako po, nagtatrabaho po ako. Dati po yung hindi pa namin tinayo po yung shop namin, wala po siyang trabaho, nasa bahay lang po siya. Actually po, pagising ko ng umaga, papasok ako ng maaga, ako pa po nagluluto niyan, ma'am. Wala siyang trabaho, ha. Ako nagluluto, pag after ko magsaing, saka ako makaligo kasi nga, nang nagsasaing muna ako, siya po tulog. Tapos, puro lang yan siya cellphone, ma'am, puro cellphone. After noon, pag di off ko, ako pa po yung naglalaba. Wow! Sabi ko sa kanya, suggest ako sa kanya niya na, mas maganda, araw-araw, maglaba ka na lang ng kahit dalawa or tatlo para pag off ko, kasi 1 week po, sa isang linggo, isang araw lang po yung off ko, para pag off ko, hindi masyado akong tambak sa labahan. Malinaw ko lang, sir, no? So, sa 19 years niyong pagsasama, kahit kailan hindi siya naglinis ng bahay, hindi naglaba, hindi siya nagluto. Actually po, naglilinis po siya. Pero bihirang-bihira po siya naglilinis, ma'am. Kahit, bihirang-bihira po siya naglilinis, ma'am, ng bahay. At saka pag nakapaglinis siya, grabe makabunga nga yan pag naglilinis siya ng bahay. Yun po yung, pero sinabi ko naman po sa kanya yun, ma'am, kung saan po siya nung una, sinabi ko sa kanya yun kung saan siya nagkulang. Pero tumutulong naman siya sa bahay, sir, sa business niyo, sa bata. Ay, hindi, ma'am, kasi yung business kasi namin, ma'am, bago lang yan, ma'am, 20. So bago-bago lang yan. Pero yung, kumbaga, sa 19 years, ang tagal niyo nagsama, sir, eh. So sa 19 years na yun, siguro naman, may time na si ma'am ang naglaba ng damit mo. Si ma'am ang nag... Bihirang-bihira, ma'am, eh, kasi nga, ultimo, uniform ko sa trabaho. Ikaw lahat. Ako lahat. Ultimo nga pagka umaga, pagising ko ng maaga kasi ako nga po may pasok, ako yung nagluluto. Ultimo yung anak ko, ha. Dati kasi yung anak ko maaga rin ang pasok eh. 5 ata. So maaga rin ang pasok. Ultimo yung 5, ma'am, yung uniform ng anak ko. Anak ko pa po ang nag-ano niya, nagpa-plancha pagka umaga. Ilan taon na po ang anak ninyo, sir? Ano, ma'am? Ngayon 15 na. Pero noong ginawa ng anak ko yon, elementary pa siya noon eh, siguro nasa mga 11 or 12. Okay, pero totoo ba, sir, na may bago ka ng girlfriend ngayon at pamangkin pa ni ma'am? Ayun, ma'am, eh nagkaroon ako noon yung sa ano niya. Pero yun yung inano ko, ma'am, nag-usap kami niyan. Pero totoo, sir, meron? O, totoo po. Meron ka ng bagong girlfriend? Oo, pero okay. Sabihin niya, ma'am, na nagsasama kami, hindi po. Kasi sa hindi ka pa nagsabi nagsama kayo. Sa ibang bansa nga po yun. Oh, kaya actually, walang sinabi si ma'am na nagsama kayo. Ang sinabi lang niya ay may yung, bago siya. Yung tumawag lang po sa akin kasi kanina, ma'am, nagtanong sa akin, sir, totoo po ba na magkasama kayo nung ganito? Oh. So kaya tinatanong, sinagot ko po na hindi po kami magkasama. Okay, so nasa abroad ang inyong bagong kinakasama. Nag-ano lang po ako sa kanya, yung tinayo ko po kasi yung shop, ma'am, sabi niya kasi para makatulong. So masaya po ako doon kasi para nga makatulong. At saka puro din kasi siya cellphone. So mas maigi kasi yung sinabi niya na nga is online. Okay. So mas mabuti kasi puro siya nakatutok siya sa cellphone, ma'am. So pumayag ako noon kaya sabi ko pa sa kanya, panindigan mo to, ha, kasi yung pera namin, ma'am, last na lang yun eh. Yung pera ko na ipon na yon, 180. So sabi ko, panindigan mo to kasi bibitawan ko. So kumbaga binigay mo na lahat. Bibitawan ko kasi yung pera, ma'am. Oo, bibitawan ko tong pera na to. Wala na tayong savings. Sabi ko, ito dahil bibitawan ko, panindigan mo na
ng kakayanin mo. Mm. Kasi ma'am, baka mabaliwala lang yung pera, mapunta sa wala ma'am, di ba? Okay, hindi ko pinandigan. Oh, saglit lang. Mm. Oo nga, nandoon na tayo. Wala naman ako sinasabi na ano hindi mo pinanindigan, di ba? Kasi tumatayo nga hanggang ngayon, di ba? Pero ang akin lang, oo nga, nandoon na, nagsaksi sana kasi hanggang ngayon. Oh, paano hindi magsaksi, nagkapisit-bisit ngayon dahil sa pamabae mo, di ba? Ano ba? Ikaw muna magsalita. Saglit lang. Oh, sige, isay-isay sir. Isay-isay ko muna, oh, ha? Ikaw muna. Sige. Oh, sige, ma'am. Siya muna. Saglit. Ibigyan natin ng 5 seconds na lang, sir. O, 10 seconds. Sige. Oh, ganun nga explain po, ma'am. Explain mo muna. Ayun. Ang sabi ko kasi nung una, ma'am, yung una, everyday, yung ceiling dapat ng araw, kasi ganyan naman talaga sa business, everyday, kung yung nang nabibinta yung araw, nakalista dapat. Tapos, pagkadating ng monthly, saka kami mag-inventory. Ah, so in short, ang gusto mo lang may inventaryo, may maayos na accounting yun ng inyong business at hindi niya nagagawa yon. Yun ba yung sinasabi mo? Opo. Oo, aminin ko, mula noong pag-ano ng business na yan, gumagala-gala kami kung saan. Pero yun lang, pero sabihin ma'am na nakabili kami ng property dahil yan sa business na nag-iipon, wala po. Kaya nga hinihiling ko sa kanya, yung 180 na binitawa natin, hindi pa naibalik. Hindi pa naibalik. Nasaan na yung pera? Kaso ma'am, ang sagot kasi niya sa akin, pagka inano ko siya sa pera, galit siya eh. Sabihin, mukha kang pera, ganito, ganyan. So, eh bakit? Mukha ka naman pera eh. Gusto mong pagawakan mo yung sahod sige, ng si ano ma'am mo. Naman. Sige babae po mo, at saka sahod ng kita ko, di ba? Sabihin mo na yung 180,000, ha? Tanong mo, anong, saan ka napadpad? Nakasambalis ka? Nakabagyo ka? Ha? Makinig ka? Para mamalaman mo. Naka Mindanao na kayo. Nakailang Mindanao ka na? Ha? Sa 100,000 mo, sa Baguio pa lang magkano nang gagastusin mo? Nakaburakay ka pa. Yung Boracay akin yun. Wow! Ang galing mo. Napakasinungaling mong tao. Me. Tapos sabihin mo ngayon, hindi mo ako pinapalayas? Makinig ka muna. Umayos ka. Sinakal mo ako kasi nakita ng pamangkin ko. Sinasakal ako. Pati yung dalawang pamangkin ko. Sinasakal ako. Huwag mo kong sabihin. Anong sinabi ko sa'yo? Ako mananakit. Anong laban ko? Kalaki na katawan mo? Nako, dyan ka nga. Sir, sinakal mo ba? Hindi po. Hindi po. Pwede tawagan ninyo yung pamangkin ko po. Ang sabi ko po nga sa kanya, ma'am eh, hindi na natin kailangang magsakitan. Sus, pakita nyo ulit yung picture. Yung mga larawan. Sa palagay mo ba, maniniwala sila sa'yo? Kasi hinahawakan kita. Kasi wow, hinahawakan ha? Ang galing mo. Ipakita nyo yung mga pictures. Alam mo ba, yung papasok ako sa shop? Nang hirap na hirap ako maglalakad. Ma'am, saang banda yung pasa na yan? Dito po, dito. Okay. Sir, medyo imposible po na kung physically lang na possibility yan, no? Titignan natin. Pag ginanyan mo yung braso mo at kahit anong press ko dyan, hindi magaganong pasa. Napakalaki ay, ng... Po, ma'am. Napakalaki. Hinawakan ko yan, ma'am. So, hinawakan. Oh, hinawakan. No! Excuse me po. Sige po. Magaling po yan siya, ma'am. Anong ginawa? Magaling po yan siya. Alam mo ba kung bakit? Hindi yan siya mag-aano dito sa mukha ko, kundi dito sa katawan ko. Kasi hindi mapasa eh. Alam mo ba yung ipataas yung ko habang sinusuntok niya yung tiyan ko? Naawa ka sa akin? Ha? Habang doon ka nang tumawag yung babae sa'yo, doon sa mismo sa simbahan ng Intramuros. Sige. Oh, di ba? Sinusuntok mo ako ng sinusuntok. Tapos pinasakay mo ako sa motor. Gusto mo, habang nakasakay ang motor, nilalaglag mo ako habang sinusuntok. Kung ilalaglag kita. Di ba? Huwag mo akong anuhin ha? Tapos pagdating pa doon sa Huwag mo akong duruin. Pagdating sa sa baba namin ng tapat ng sakayan namin, binaba na naman ako, sinusuntok na naman ako ng sinuntok. Bago kami pumasok sa amin, sinuntok na naman ako ng sinuntok kasi ihuhulog ako sa motor niya. Kung ihuhulog kita? Sa tingin mo, hindi ko magagawa yun kung ginagawa ko? Alam mo, napakasinungaling mong tao, sa totoo lang. Alam mo, sabi mo, ikaw, nanghingi ka ng sorry sa akin. Nanghingi ka rin ng sorry sa babae. Ano ka, duwasin? Wag na tayo. Sinungaling ka na. Yan ang bunganga mo eh. Yan ang lupit mo gumagawa ng istorya. Sige ma'am, tatanungin ko lang ha. Sir, ito, tanong lang. Binugbog mo ba siya, sinuntok mo ba siya kahit kailan sa 19 years ninyo? Hindi po eh. Hindi. Nasampal ko mga one time ata nasampal sir, ko. Sir, napaka-specific kasi ng pagkakadetalya ni ma'am na ginawa mo siyang punching bag essentially. Totoo po. Ma'am, ito, lupit kasi tinan mo yung bunga. Tinan mo yung bunga. Dalawang tanong ko po.
Noong last nga kami, tapos noong last na nga ma'am, nakahiga na po ako, nakatalikod. Nakatalikod, nakahiga na ako. Bigla pa naman akong istrikan sa likod. Sinuntok niya ako. Ang sabi ko sa kanya, bakit kailangan pa natin magsakitan? Magsakitan lagi. Napakaano niyan ma'am kasi ay isa pa lagi kasi naglalasing yan. Kasi lagi nagiinom yan. Wow! Ang galing mo. Ang galing mo. Tanungin mo si Leticia. Tanungin mo yung kapatid mo na ano. Gusto mo tatawagan natin? Tawagan mo. Kasi siya nakakaalam. Diba? Nahihimatay na ako. Gusto mo nga tatawagan natin. Pagkahimatay ko hindi mo maano kasi suntikin diba? Mo pa rin ako ng ma'am, sino sa'yo? Po ang sinasabi niyo na witness dun sa pananakal na nabanggit niyo kanina? Dalawa. Oh, at saka yung anak ko. Kaya ba nating tawagan yung po, anak ninyo or pamangkin nyo? Pwede po tawagan yung namin sa messenger. Na, wag na po kasi umiyak yung anak ko kanina na hindi dapat, hindi dapat ma... Hindi dapat ma... Ano ah, parehong minor de edad. Wag na nating i-involve kasi parehong mga bata pa yan. Kasi sabi, nakapagsabi nga yung pamangkin ko, pwede ba yun sa harapan namin nag, na ano, si kakal si tita ko? Ang galing mo naman. Nasa bahay sila ngayon. Nasa bahay sila. Alam mo, ang galing mo. Nasa bahay sila ngayon, totoo. Napakagaling na. Nasa bahay naman talaga sila eh. Kaya nga na napunong-puno na ako sa iyo eh. Nagpa-barangay ano ka ba niyan, ma'am? Dito? Nagpa-blatter ka ba niyan? Wala po kasi ayaw niyang humarap kasi sabi niya kung gusto mong humarap magkuha ka ng abogado ano ganun. Eh dito na lang kasi mayabang 'yan eh. Ay, ginoo ko sa iyo. Ako ah, ang personal na take ko dito, napaka-specific po kasi ng mga accusations niya. Kumbaga pati yung pagtali sa paa, pati yung pagbugbog ay, sa hindi chan. Po, hindi po tali, ma'am. Or ihinawakan? Kasi, ano bang ginawa? Ang liit po madam eh. Oh, saglit lang, sir. Yung dalawa kong paa, hinawakan ba niya? Tapos yung isa niyang ano, suntok ng suntok dito sa akin. Very specific kasi, sir, yung mga sinasabi niyang kwento. May video pa nga sana ako dito eh. Oh, sige. Ay, ano bang yung video ko nga, hindi, ano, sinira mo yung cellphone ko eh. So may video ka din, ma'am. Meron dapat po, yung bagong cellphone. Ito bago tanong ko lang, ha? Ikaw ba, ma'am, ay ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang kasuhan si sir? Opo, opo. Oh. Sir, kung ganyan kasi ang labanan at kagaya po ng sinabi ko kanina, napaka-detalyado po ng pagkakakwento ni walang problema, ma'am. Ano, mag-ano siya ng, ano, ma'am, ng, mag-ano siya ng, ng, ano niya, patunay niya. Kasi, ngayon lang, ngayon lang naman po yan siya nagkaganyan, ma'am. At saka isa pa, kaya yan siya umalis, ma'am, kasi sa totoo lang, inamin na niya yan sa akin na may lalaki siya. May boyfriend na siya. At saka isa pa, ma'am, ha, sabi niya sa akin, sir, saglit lang po. Huwag po natin gamitin ang mga salitang may babae, may lalaki dahil kayo po ay hindi naman kasal. Oh, so, yun na nga po. Sabihin niyo na lang po may bago siyang boyfriend. Kayo po ay may bago na rin kinakasama. Okay. So, siya po ay may bago siyang boyfriend. Natatawa lang po ako. Alam mo kung bakit? Kasi pinapakita niya sa akin na wala na akong halaga sa kanya. Oh, tapos nangangasar pa siya. Ay, hindi, parating na yung babae ko, parating na yung ano. Oh, anong sabi ko? Di yung utak ko gumagana. Oh, ay mayroon na akong babae, may lalaki ako, bata. Pa. Wala na nga akong pakialam pa doon. Oh, diba, oh? Yun na nga. Ko? Diba, wala na akong pakialam doon eh. Sabi ko, sumama ako sa mga lalaki. Sabi ng mga kapatid mo, nagpupusal sa sunyo dyan. Oh, tanungin mo yung kapatid mo, doon ako nakatira. Bugok ka. So, pinagpupost ka din niya, ma'am, sa social media. Oo, sumama ako sa babae, a lalaki. Oh, sir, totoo ba yun? Andito yung screenshot. Nasa ang screenshot? Niya, ito po, ang screenshot. Nasa ang screenshot, nasabi mong sumama. Ako yung nagsasabi? Sige po, tignan natin. Sige, ipapakita mo. Hindi mo alam, kaya nga. Sige nga, kaya nga. Huwag ka na magsalita, ipapakita mo na lang. Please, sir, saglit lang po, tignan natin kung ano yung screenshot na binabanggit po ni Ma'am Rochelle, ano. Kaya po nang nabanggit ko kanina, karapatan po ni Ma'am Rochelle na magsampa po ng kaso laban opo, sa inyo. Opo, sige, okay po. At dahil po kayo ay dating magkasama or kayo po ay live-in partners andito ng matagal. Andito pa nga yung mga PM ng mga kapatid niyo. Ma'am, baka pwedeng i-translate mo sa amin. At kawawa ka naman, anong gagawin ko sa kay Role? Para daw ang demonyo na magaan daw yung kamay. Ang laki ng mga pasako. Sino nagsabi niyan, ma'am? Kapatid niya, Roselyn. Kapatid niyo ba yun, opo, sir? Roselyn Bonjok. O sarili niyo. Marami pa dyan. Sarili niyong kapatid, Sir Rolly, ang nagsasabi na kayo po ay demonyo ba, ma'am, ang sinabi? Kasi nga po, nagre-report siya doon na kung ano-anong sinasabi niya. Ma'am, muna, saglit lang po. Yes po. Yun nga po, kasi nga, tumatawag siya doon, nagre-report siya kung ano-anong sinasabi niya. So yung kapatid ko, nagre-react kasi nga tinuturing din naman siya ng kapatid na attorney. Yun po yung ano niya ng kapatid ko.
Kasi yung kapatid ko, nagre-react lang din as a kapatid din siya. Kaya nagre-react yung kapatid ko ng ganon. Kasi tinuturing din siya na kapatid na eh. Kapatid is pamilya nga eh. Okay. So kaya ko nagre-react ng ganon. Ang galing mo talagang magsalita no, hanggang ngayon. Talagang ang pero, galing mo. Pero ma'am, yung sinasabi mo kanina na pinapost sa Facebook po, or sa meron kung saan mang social media yan. Kasi yun ang allegation mo din kay sir. Dahil pag kung totoo actually, man nun. Siya yung mga maraming pinapost sa Facebook wow. Kung ano-ano. Ibang kaso naman ang maaari nating maihain doon. O sige, sino ang nagpost unang Silin po. Comment po yung mga kapatid niya. Ayun na nga. Basahin mo para ma-ano kung sino po yung sinasabihan na number one na eskandalosa, ako number po. One na filingera. Ako yung sinabihan niya. And number one na sinungaling. Oo. So kapatid yan. Kapatid niya. Ah, so hindi si Sir Rolly. Hindi po. Hindi lang naman yan ngayon umalis, ma'am eh. Hindi lang yan ngayon umalis po. Noong okay. Unang alis po niyan, pumunta siya sa Tagaytay, okay. Doon sa pinsan niya. Ang dala niyang ano noon, kasi nga ang pera po namin dati, siya talaga ang humahawak. Kasi oo. Ang sweldo ko po, alam mo, ang budget niya sa akin, ma'am, everyday pumapasok ako, 100 piso lang yan, ang binibigay niya sa akin everyday. Pag pumapasok ako. Nun. Totoo po yan, ma'am. Kahit sa sarili niya, totoo yan. Kahit pagmangkin ko, totoo yan. Tapos, lumayas yan siya, pumunta sa kapinsan niya sa Tagaytay, ang dala niya noon 50K. Pagbalik ma'am, 10K na lang ang natitira. Tapos yung sa huling ano niya, layas, bago ngayon, yung ATM ko kasi siya rin may hawak. Nag-withdraw siya na nag-withdraw po doon. Sabi ko sa kanya, so nasa kanya ang lahat ATM. Ng ATM mo. Sabi ko sa kanya, akin na yung ATM, umalis nga po siya ma'am eh, mga 4 days ata o 5 days siyang hindi umuwi din noon. Sabi ko, akin na po yung ATM. Kasi anong mangyayari dyan? Savings natin yan para sa anak natin. Sabi niya, hindi talaga niya binibigay. Sabi niya, nandun sa shop. So ginagawa ko, dahil nga pangalan ko yun ma'am, pumunta ako sa bangko ngayon. Hindi ko dala yung ATM ko. Pagpunta ko sa bangko, pinatrace ko yung ano, magkano na lang yung laman. Ang naabutan ko po, 26K na lang ang laman ng magkano ATM ko. Magkano ba ang laman nun originally? 100 plus yun ma'am eh, yung laman nun eh. Kaya hinahanap yun ko sa bangko. Yung 180 kanina? Hindi, okay. Iba pa yun ma'am. Kasi okay. Yun ano na yun, yung pag ano yun namin, pagpuhuna namin yung start ng ano po, business. Ang daming tapos, ano nila sir, ang daming business ninyo ha. Tapos yung ano na yun ba, sa bangko, noong pag-alis niya, yun na nga, pagdating ko sa bangko, 26K na lang natitira. Pinaklose po na kaagad yung ATM. So saan po niya na gastos? Hindi nga siya magsasabi ma'am kasi... Well, binigyan kita ng resibo na galing sa supplier ko, 120 ang ano ko. Oh, may resibo naman daw ma'am, sir. Yun palang sinasaktan mo ako. Makinig kasi ka. Ano, makinig may itong mga pasa dito. Makinig ka muna. Sabi niya, yung chef kasi ma'am na sinasabi niya ng order, saan ang hinahanap ko? Bakit yung ginalaw mo yung ano, yung savings na sa ATM? Yung binta din ng chef, nasaan? Kasi ma'am, nasa ATM na yun ma'am eh. Kumbaga, wala na sa ano yun, budget. Na kasi nakalagay kumbaga, na ngayon doon. Hiwalay na po yun. Opo. Oo. Pero ang pinaliwanag niya sa akin, yun po, binaya daw niya sa shop ng ganito, ganito, ganyan, may order siya. Sabi ko, bakit mo pinakialaman yun? Tapos ang record doon sa bangko, ma'am, halos, kasi nag-away nga kami noon, halos everyday siya nag-ano doon, kasi 20K lang naman mawi-withdraw niya, ma'am, sa ATM eh. Everyday. May maximum o, everyday po siya nagkuha ng pera doon sa ATM okay. Hanggang noong pagkuha ko. Si Sir Rolly, ganito, ikaw ba, willing ka ba na lahat ng kasi maraming nabanggit si ma'am, may property kayo sa Pagadian, sa Cebu, sa Mindanao, meron kayo dito sa Maynila. Willing ka ba na ibigay ko anuman yung share niya doon sa pinaghatian ninyo ma'am, sa mga willing ako, ma'am, niya. Attorney, willing po ako. Pero kung ibibinta man lang niya, hindi po ako papayag. Kasi mas maganda pangalan ko na lang sa anak ko, lahat kahit ako wala, basta hindi lang din mapupunta sa kanya. Kasi po, baka ibibinta niya yung, dahil yung makuha niya yung share niya, hindi po ako papayag. Kasi po, naano ko yun sa anak, nang nagbili ko yun, dahil kahit yung pera galing sa akin, pero may share pa rin siya noon, pero gusto ko sa anak mapupunta po. Okay. Ay, hindi po ako papayag na ibibinta niya para lang makuha yung pera niya. Sige hindi po ako papayag. Saglit lang po. Ma'am, may asawa ba kayo dati o nagkaroon po ba wala kayo po. Ng previous na asawa? Wala po. 18 pa lang kami, nagsama na kayo. Kayo ba, sir? May dati ba kayong asawa? Similar to actually dun sa case na napag-usapan namin ni Senator Raffy last time eh. So, pag kasi po ang dalawang tao nagsama, nag-live-in kayo at hindi po kayo kasal, of course, nagkakaroon po ng tinatawag na co-ownership sa mga properties. Actually, in this case, mas madali pa nga dahil ang sinabi po sa amin ni Ma'am Richelle ay nakapangalan sa inyong dalawa.
lahat ng mga properties na ito. So yung ang, ano lang po, sa pagadian, hindi pa namin naayos kasi bago pa po namin bili yun eh. Okay, pero yung the rest of the properties, ma'am, correct me if I'm wrong, nakapangalan sa inyong dalawa. So titulo-wise, tax declaration-wise, lahat po yan nakapangalan sa inyong dalawa. So kung ganyan ang inyong pagmamayari or mga inyong lupain or pag properties, sir, ang presumption po dyan, equal kayong naghati. Opo, pero so, i-explain ko lang, sir. So, equal kayong naghati sa kung ano man ang ginastos para sa inyong mga property. So, 50-50 yan. At kagaya ng nabanggit ko kay Sir Rafi nung time na yon, na meron kaming isang case dito, unless meron kang pruweba na ang share mo ay, for example, 60, 70, 80%, the presumption stands na 50-50 kayo. Okay? Kasi wala kayong legal impediment. Ibig sabihin, wala kayong walang nagbabawal sa batas sa inyo upang magpakasal. It's just that it's your choice na mag-live-in kayo. So pag ganun, nagkakaroon ng co-ownership between the parties at lahat ng properties na ina-acquire ninyo during your partnership, yan ay pumapasok sa isang co-ownership. Okay? Ngayon, kung may pruweba ka, sir, may ebidensya ka na more than 50% ang inyong share, you can go ahead and present it in court. Kung pupunta kayo sa korte at maghahatian ng property, maaari yon. Ngayon, kung gusto ninyo na magkaroon ng usapan na lamang outside of court, kasi pag naghain kayo ng reklamo, syempre, apektado din yung anak ninyo. Parehong magulang yan, nag-aaway dahil lang actually, sa... Actually ngayon, ma'am, umiiyak yung anak ko kasi... Exactly. Ayaw, no, sabi niya, ayaw niyang madamay. Sabi ko, okay lang nak, gagawin ni Papa yung ano, kasi yun nasa bahay po eh. So, pagdating sa anak kasi po, hindi naman talaga tayo magkagulo kundi dahil sa iyo eh. Ma'am, kalma lang tayo. Okay. Again, sir, kagaya ng sinabi ninyo, anak ninyo ang umiiyak. Ultimately, ma'am, ang nagsasuffer dito ay yung bata. Okay? Yes, kayo ay may properties, pero kailangan nyong isipin ang kapakanan ng inyong mga anak. So, I suggest ang pinakamagandang move, i-divide ninyo yung properties kung saan-saan man yan, kung Pagadian, Cebu. Ang mangyayari lang dyan, isi-split into half. So, halimbawa, sir, yung bahay ninyo sa Maynila, kung may bahay kayo sa Maynila, madi-divide yung bahay. So, pwede niyang papaderan yung portion niya, pwede niyang papaderan mo yung portion mo. Yung ano, magiging ma'am, ganun. Kaso po, attorney, yung ano po, yung mga pera na inanon po niya na wala rin po akong alam, ay yung hinahanap ko sa kanya, sa paano po yon? Kasi nga, ano okay. po eh. Lahat ng pagmamayari niyo, sir, even the fruits of your labor, ibig sabihin, meron kayong business, meron kayong trabaho, o kung ano pa man yan, ang presumption pa rin dyan ay 50-50. So, halimbawa, meron kayong 200,000. Ang presumption ng batas, kahit si Mr. ay 150 talaga ang kanyang na-earn at 50 lang kay Mrs., tig 100 kayo. Kung meron kang halimbawang gustong ipa-account sa kanya, dahil lalo na kung sa business yan, dahil halimbawa may nawawalang pera, maaari mo namang itanong sa kanya at ipa-inventory mo o ipa-account mo kung ano yung mga nawawalang pera. Opo. Pwede naman yun. Opo, pero, okay po. Oo, pero ibabawas yun dun sa share niya kung meron talagang nawawala. Okay po, okay po. Okay po. So ganun yung nangyayari dyan, nagiging split kayo into half. Kasi ang mag-asawa naman or ang magkinakasama siya rin, normally, hindi naman kayo naglilistahan o 100,000 galing sa akin, 200,000 galing sa ganito. So hindi naman nangyayari yan in reality sa mag-asawa. Kaya nagkakaroon ng presumption ang batas natin na kung ano man ang in-earn ng mag-asawa or magkinakasama, yan ay 50-50. Kahit nasabihin mong siya ay tumutulong lamang sa bahay, halimbawang nanganak siya, nag-alaga siya ng bata, actually pwede niya yung gawing basihan ng kanyang share. Opo. Pero kailangan din niyang patunayan, of course, na siya ay may actually kinocontribute sa bahay. Hindi na lang talaga niya, hindi na lang kasi niya iniisip na akala niya sa bahay lang ko, nagtatrabaho din ako ng Robinson, nagtitinda din ako sa Biwok. So yun yung mga... Ano yung inano mo? Hindi mo iniintindi yun? Iko-consider mo yung din yun, sir. Yung pera kasi natin ngayon. Sus, nakukuro ka lang kasi pera, kaya nakaganyan ka. Sa'yo eh. Makinig ka kasi. Kalma na lang. Makinig ka kasi. Para maayos natin. Nandito tayo para maayos, di ba? Tama. Relax ka lang. Kaya kaganyan eh. Actually, ma'am, kaya nga din po namin pinupunta si sir para makapag-usap kayo ng maayos. Huwag muna natin ihidaan sa init ng ulo, madam. Para may masettle tayo, ma'am. Tama. Sorry, ma'am, yung pag-alis niya, ma'am, yung nagpunta siya sa ng Tagaytay, ano po yon? Nandyan na yung shop namin. 50K nga po yon. So yun lang naman, ma'am, kung sinabi niyo po, attorney, na maari ko yung kwintahe, iko-compute lahat yun. Kasi, ma'am, ano na yun eh, nasa, kasi po yun, pasok na kasi yun talaga dapat sa savings kasi nandun na po sa
account ko sa itim po. Mm. Pero na, siya po ang may hawak kasi ng itim, ma'am. Okay. Kasi lahat. Wait, wait. Saglit lang. Ang saglit tanong lang. Ko, may prueba ka ba na 50,000 dinala ko? Yun. Oh. Ano, magkano ba? Oh. 50 yung yun dinala mo. Yun, may prueba ka ba na dinala ko? Alam mo kung bakit ako pumunta doon sa Tagaytay? Dahil binugbog mo ako. Nandiyan alam ka, ni, nandiyan, alam ng kumpari nandiyan, mo yan. Alam ni Romel yan. Alam ni Renante yan na binugbog mo ako. Alam mo, yun ang lagi mong pang ano sa akin. Kasi alam mo, babae ka. Oo, totoo naman talaga. Huwag ka naman sinungaling. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Yung kamay mo, buti nga, mapungkol yan. Ma'am Rachel, saglit lang po. Sir, mabalik ako sa sinasabi ninyo. Po. Kung ano man po yung nawawalang pera sa business, kagaya po ng sinabi ni ma'am, may punto naman din si Ma'am Rachel. Ano nga naman ang pruweba ninyo na 50,000 talaga ang kanyang nasa nakuha? Nasa ATM po yun, ma'am. Oh, nasa so ATM kung, po. Kung may ATM receipt ka, sir, pakita mo sa kanya. Sa oh, para makapag-usap kayo na, oh, Rachel, 50,000 talaga ang nakuha mo. Oh, pag nakita ni Ma'am Rachel yun, malamang alam niya na siya ang nagbibigay. Pwede naman po kasi may record naman siguro sa bangko yun. Tama, pag iyan, meron yun. May record naman sa bangko ko yun. Lahat. Kapag ano, kasi ma'am, ano eh, ang laki ng pera ng inano niya, lagi pera. Siyang ganun. Pag, pero ikaw, alam mo sa totoo lang, ma'am, pagdating sa pera, yun lang ang problema ko sa kanya eh. Kasi nga... De, pero kung lalabas, pero kung lalabas natin yung pera, kung mag-uusap lang kayong dalawa, meron pa bang chance si sir? O ikaw, meron pa bang chance? Baka hindi, naman, umabot na kami rito, wala ma'am. Na eh, parang so, umabot na sila kami rito, ma'am. Anong chance po? Umabot na po kami rito, ma'am, wala na po. Hindi na po. Oh. Ayaw na. Ayaw oh. na ni ma'am. Ayaw na. Ayaw na. Alam mo kung bakit hindi ako ano niyan. Dahil titiisin ko ba siya ng 19 years si ipanakit-panakit na panakit? Tao lang ako na ma'am, upos pa siya ko. Ma'am, alam mo, nagkaganyan yan siya, ma'am, noong mula noong binibigyan bakit ko siya ako ng ano yung siya. Bakit ako nagkaganito? Dahil nakikita ko mga kumbo ninyo sa babae at bakit ko ipapag-martin ang sarili ko para sa'yo? Diba? Dati nagpaka-martyr ako na magbugbog ka, mag-ano ka dahil wala kang babae. Diba? Ngayon, may babae ka, pamangkin ko pa, dyan pa sa pamamahay ko. Ngayon, may pag-asa pa bang magbalik ako sa'yo na namamatay wala na nga ako sa ano sa'yo? Uy! Wala naman akong hinihingi. Relax lang. Bakit ka ganyan? Wala naman akong hinihingi. Relax lang, nandito tayo sa... Relax! Tapos puno na kasi ako sa'yo. Oo, napupuno ka, pero wala naman akong hinihingi sa'yo. Lagi nang lagi, halos may mamatay na lang ako diba? Sa kamabugbog mo. Tapos sabihin mong hindi namugbog. Umayos ka nga. Hindi naman talaga. Mama mo, alam ng mama mo. Bago ako nang anak, January. Gusto January mo natin. January naman, may mamatay ako. Doon pa sa baba ng bahay ng ninyo ano. Po. Ang mama mo na, okay. Nanganak ako. Okay. Ma'am, ganito na lang po ang gawin natin. Saglit lang ha. Kasi medyo mainit na yung ano atmosphere sa kanilang dalawa. Medyo hostile na po ano. Ganito, ma'am. Okay, unahin kita, ma'am. Yung mga pinakita mong litrato ng pananakit sa'yo, maaari mo yung gamitin kung maghahain ka ng reklamong vouchy laban kay sir. So maaari ka naming tulungan dun, ma'am, para po mag-file ng case against violence against women and children po. Wala naman pong problema dun, ma'am, dahil meron po kayong mga litratong ipinakita sa amin. Kukunan na lang din po kayo ng statement. Okay? Pagdating naman din po sa pagkakaroon niya ng panibagong kinakasama, dahil labas po... Labas po ako dun. Oo, dahil yan din ay nagdulot kumbaga ng psychological abuse sa inyo, maaari din po yung gawing basihan upang maghain po ng reklamong vouchy laban sa kanya. Okay? Sige po. Pagdating po sa property, sir and ma'am, kagaya po ng nabanggit ko kanina, kahit po kayo ay hindi kasal, meron po tayong tinatawag na co-ownership between the two of you. So, yung mga properties, lalong-lalo na po yung mga properties na nakapangalan po sa inyong dalawa, madali pong hatiin yan sa kalahati. Unless, kagaya na sinabi ko, may pruweba kayo, sir, ng actual na contribution, lalong-lalo na din kayo, ma'am. Halimbawa, kung 200,000 yung property at napatunayan na 150 sa kanya at 50 lang sa'yo, ganun yung magiging hatian. Pwede maging 60-40, 70-30, or 50-50. So, depende po yan, pero ang presumption po ng batas ay 50-50 kayong dalawa. Okay? Pagdating po sa kustodiya ng inyong anak, ang inyong pong anak ay may karapatan ng mamili. Opo. Kung sino po ang pupuntahan niya. Kung mas gusto po niya sa kanyang ina, pwede naman po sa nanay at pwede niyo na lang pag-usapan ang visitation rights ninyo, sir. So, yan po ay mas magandang pag-usapan niyo ng dalawa para hindi rin po nahihirapan ang inyong anak. Nasasaktan din niya. Nakikita din niya paano niya ako binaboy sa pagpanakit eh. Yes. So, yung mga ganong instances, sir, kahit na dinideny mo, of course, may evidence kasi si ma'am okay nasa okay, korte okay, na okay po yan kung po. Paano po i-appreciate yung kaso ni ma'am at yung mga ebidensyang meron okay po siya po. Against you.
So pag-usapan po natin yan off-air, ma'am, para po medyo kumalma na rin kayong dalawa ni Sir Rolly. At para nyo na pong awa ay para sa anak nyo na lang po, sir. Ha? Apo. Mag-usap na lang po kaya kayo. Kaya nga po.